Paano nga ba alagaan ang buhok kahit nasa bahay lamang? Narito ang ilan tips upang mapangalagaan ang iyong buhok. Aanhin mo ang magandang damit, makeup at pang-aalahas kung ang buhok mo naman ay hindi naaalagaan. Buti na lang, hindi namin kailangan mamahaling serbisyo ng mga parlor o mga mamahaling produkto para mapaganda ang buhok. Gawin lang ang tamang pagsashampoo, pagtutuyo at pag-style para maalagaan ng mabuti ang buhok. Ang buhok ay gawa sa protein kaya kailangan panatilihin ang malusog na diet at good hygiene para manatiling maganda ang buhok. Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-alaga ng buhok na maaring gawin kahit nasa bahay lamang. Una, linisin ang buhok gamit ang shampoo paminsan-minsan lamang. Ayon sa eksperto, hindi naman kailangan mag-shampoo araw-araw dahil lalo lang nito pinadry ang buhok. Tinatanggal ng natural na oil at nasisira ang buhok. Mag-shampoo every other day. Gumamit ng shampoo ayon sa uri ng buhok para sa dry o oily buhok o para sa kulot o diretsyong buhok. Gumamit ng shampoo na may sangkap na natural cleansers lamang at walang sulfates at parabens. Para mabawasan ang pagkasira ng buhok, siguraduhin na basa ng maigi ito bago lagyan ng shampoo. Pabulain ang shampoo nang hindi tatagal ng 30 minutes. Banlawan gamit ang malamig na tubig para mapanatiling moisture sa hair sharp. Pangalawa, gumamit ng hair conditioner. Mag-conditioner kada magsha-shampoo ng buhok. Para sa manipis na buhok, gumamit ng mga botanical oil treatment kagaya ng lavender o tea tree oil bago mag-shampoo. Pagkatapos mag-shampoo, banlawan at maglagay ng conditioner ng 1 minuto at banlawang muli. Para naman sa makapal na buhok, maglagay ng conditioner at iwan ng 2 to 3 minutes. Iwasang gumamit ng produktong mataas sa protein kahit nagawa ang buhok sa protein dahil nagiging brittle lamang ito. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbrush ng buhok. Ang pagbabrush ng buhok ay tumutulong ma-stimulate ang follicles para tumubo ang buhok. Pero makakasira sa buhok ang madalas na pagbrush dito at magresulta ng split scent at buhol-buhol na buhok. Iwasan din ang i-brush kapag basa ang buhok dahil madali itong masira kapag basa at gawin lamang nitong brittle at mahina ang buhok. Gumamit ng wide tooth na suklay para alisin ang buhol na buhok sa basang buhok. Pang-apat, hayaang matuyo ang buhok ng kusa. Pagkatapos maligo, dahan-dahang pigain ang tubig mula sa buhok. Pagkatapos ay baluti ng buhok gamit ang cotton na t-shirt. Ang mga towel ay gawa sa magaspang na tela na nakakasira sa buhok. Subukang umiwas sa paggamit ng blow dry. Madaling masira ang buhok mula sa anit lalo na sa blow dryer. Kung kailangan gumamit ng blow dryer, patuyin muna ang buhok gamit ang cotton o tuwalya at gamitin ang blow dryer sa pinakamababang temperature ng settings. Limitahan ang paggamit ng blow dryer minsan lang sa 1 linggo. Kapag naliligo bago matulog, itali ang buhok sa nakapusod at hayaang matuyo. Sa ganung paraan, matutuyo na ang buhok mukhi na umagahan. Panlima, regular na itrim ang buhok para matanggal ang split ends. Gupitin ang split end 1/4 inch sa taas ng paghihiwalay ng hibla ng buhok. Ang regular na pag-trim ng buhok ay tumutulong makaiwas sa split ends. Ugaliin ang pag-trim ng buhok kada 6 o 8 linggo. Pang-6, iwasan ang madalas na pagsuklay ng buhok kung nais magkulay. Gawin lang ito paminsan-minsan para makaiwas sa dry, damage, overprocess ng buhok.
Pampito, ayusin ang buhok sa mga natural na paraan para maiwasan ang styling damage sa buhok. Iwasan ang madalas na perm, pag-straight, pag-bleach at iba pa. Iwasan ang paggamit ng rubber band dahil sumasabit at napuputol ang buhok dito. Iwasan ang mga hairstyle na masyadong nababan at sa nakakapanatili ang buhok dahil nakakasara ito sa roots at nagbibigay ng stress follicles. Iwasan ang stress sa buhay. Dinudulot ng stress na malagas ang buhok kaya nakakabuti kung makahanap ng maiging outlet ang stress kagaya ng yoga, meditation o kaya ehersisyo at iba pang mga gawain. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana meron kayong natutunan at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like and share and click na rin ang notification bells para updated ka every mag-upload ako ng video. Thank you!